na mamili po siya kung sino po yung makakasundo niya. At mamili po siya dun sa aayon po sa mga pulisiya na gusto po ni Secretary Gino. Ano pong dahilan bakit ayaw po ibigay ng LTO in terms of reference po, Secretary? Pinag-aaralan pa daw po, nire-review pa nung kanilang executive director. Kung hindi po ako nag-issue ng administrative order na yan, parang hindi pa rin sila ready. Bago umalis ng pwesto si LTO Chief JR Tugade, huling hirit niya na hindi niya kasalanan ang nangyari sa lisensyang di papel at tambak na walang plaka sa Pilipinas. Naniniwala ang opisyal na walang naging kapabayaan sa kanyang pamumuno hinggil sa issue ng plastic cards. Dagdag pa ng dating LTO Chief na maghanap na lang daw ng makakasundo ang DOTR dahil salungat ang gusto nila. Secretary Jimmy Bautista ng kalayaan na piliin kung sino po ang mamumuno dito po sa LTO. Na mamili po siya kung sino po yung makakasundo niya. At mamili po siya dun sa aayon po sa mga pulisiya na gusto po ni Secretary Jimmy. Dahil nga sa papel na lisensya at tambak na walang plaka, napa-resign si LTO Chief JR Tugade. Ang pagbibitiw ni Tugade ay kasunod ng samot-saring issue sa LTO, kabilang na nga ang kakulangan ng supply ng plastic na lisensya. So ito pong pagkakulang, pagkawala ng license cards po natin, right now it is a nationwide problem. Pero iginigit nito na ang DOTR nga ang may kasalanan dahil tali ang kanyang kamay at salungat ng paraan ng DOTR at LTO sa paglutas ng problema. Una nang sinabi ni Attorney Tugade na bagaman nakita na nila nakaambang kakulangan ng supply nito, naging tali ang kanilang kamay dahil sa Department Order ng DOTR na dapat ang central office ng kanilang departamento ang siyang mga ngatiwa sa mga procurement sa mga proyekto may halagang 50 million pataas. Tikom naman ang bibig ng DOTR Secretary Jaime Bautista at nasabi na lang niya na nire-respeto niya ang desisyon ng LTO Chief Tugade. I am very sorry that I will not be working together. I wish we can work together, no? But it's your decision to leave LTO, no? I respect your decision. Matatandaan nyo na dinidiin din ng DOTR ang LTO sa anomalya ng papel na lisensya at tambak na walang plaka sa Pilipinas. Ang DOTR naman, ibinaling ang sisi sa LTO dahil hindi raw nito ginawa ang pre-bidding requirements batay sa hinihingi ng batas. Sa huling panayam nga ni Senator Raffy Tulfo, wala na nga may dahilan ng LTO tungkol dito sa papel na lisensya at tambak na walang plaka at napasabi na lang ito na gumawa na lang ng paraan at huwag nang magsisiyan dahil Pilipino ang naaabala sa problema na sila naman ang gumawa. Ipun nila sa amin, meeting po kami March 21, nabigay po rin namin yung dokumento na yun on the same day nung hiningi po nila. Yung terms of reference po, yung terms na yung sinasabi ni Secretary? Yes sir, on that day, nag-meeting po kami March 21 sa office po sa CAAP po at dun po meron po mga dokumento na hiningi po sa amin at on that same day binigay rin po na. Oh, yun naman pala Secretary, no March 21 daw hiningi yung terms sa kanila dun sa CAAP, that same day naibigay ro agad yung terms, Secretary. Yo. Hiningi yan as early as January. Binigyan ng deadline, may February 15, hindi pa rin naibigay. No? Naibigay yan end of March. Asek, January pa pala binigay, tapos binigyan ng deadline February 15, in March yung naibigay. Paano yan, Asek? Opo. Sir, siguro po maganda dito. Humanap po kami ng solusyon ni Secretary Jimmy Bautista para po matugunan yung problema po. Yung mga nangyari po, nangyari na po yan. At siguro po ang pinaka-importante po ngayon, gumawa po kami ng strategy para po hindi na po maabala yung ating mga kababayan. Yung po importante kasi nga po, kaya natin natatalaki ito ngayon dahil binabahan na po kami ng reklamo. Pakinggan ng interview nila kay Senator Raffy Tulfo. Alam niyo po, Secretary, habang nag-usap tayo, napapangiti ako kasi may nagtatype, tinatype po dito sa harap ko, sa prompter, sabi nila, bakit sa rekto hindi naubusan ng plastic? Daig pa kayo ng rekto.
So ibig sabihin, sila po ang nagmamatigas na ayaw bigyan in terms of reference. Ano po ang dahilan bakit ayaw po ibigyan ng LTO in terms of reference po, Secretary? Pinag-aaralan pa daw po, nire-review pa nung kanilang executive director. Kung hindi po ako nag-issue ng administrative order na yan, parang hindi pa rin sila ready. Base po sa interview ko sa kanila a few days ago, ready naman daw po sila. In fact, maraming beses sila nagsabi sa inyo sa DOTR na yung bank malapit na po maubos yung inventory sa plastic ID. The DOTR was properly informed daw po. Bakit alam nila na malapit na maubos? Bakit hindi nila makipag-cooperate? Bakit ang napakadali naman na ibigay sa atin yung terms of reference? Actually po, pagtulong-tulungan dapat namin yan. Ang hindi ko lang maintindihan, sabi nila, hindi pa raw tapos. Binigyan namin sila ng deadline, hindi nila na-submit. Kung sila ang mag-procure, bakit hindi nila maibigay sa amin yung terms of reference na yan? Yan ang ginamit namin ngayon. No? Binigay din naman nila, yung terms of reference niya, end of March okay. na. Pwede nagpalabas ka ng special order o hindi, magkakaroon pa rin kapusan sa plastic ID? Opo, kasi hindi nga sila ready. Kasi kung sumunod lang sila doon sa order, binigay nila yung terms of reference, sana nagawa na natin kaagad. Bakit tayo po nila ibigay yung terms of reference na po, Secretary, sir? Sinasabi nila ay may pa daw tapos, inaayos pa. So, ibig sabihin ay hindi pa sila ready. Special order, yung anything 50 million and up, dapat po sa DOTR na. Ang sinasabi naman po kasi ng LTO, kung hindi lang po sana pinakialaman, kung hindi lang po sana lumabas itong special order at hindi po pinakialaman yung procurement at pinabayaan lang muna sa kanila, sana po walang kakulangan ngayon sa plastic. Sana po, sa kanila sana pumasok sa eksena, yung sa good governance, kung meron pa rin nakikitang anomalya o mga pagkukulang o mga sistemang hindi tama, matapos po makagawa ng bidding para dito sa mga ID card na plastic for this particular year. Ang nangyari po kasi sir, nung nang himasok po itong DOTR sa pamamagitan ng special order, na-stop po yung pagpaprocure at pagbibid dahil nga po dito sa special order. Yan pong sinasabi ng mga taga-LTO. Alam niyo po, kung hindi kami nakialam dyan, ha, hindi pa namin nalaman na hindi pa sila ready. No? In fact, sinabi namin, yung inilabas namin yung special order, hinihingi namin yung terms of reference. Kung ready na sila, dapat meron silang terms of reference. No? Eh, hinihingi namin yung terms of reference, sabi nila ginagawa pa. Binigyan namin sila ng deadline ng February 15. Hindi pa rin daw tapos. No? Ibig sabihin, kung sila man ang magpuprocure, hindi pa rin nila magagawa dahil hindi pa nila natatapos yung terms of reference. No? And naisabing po nila yan sa amin ng last week of March. Yeah, kasi sa January 26 po, na-issue po yung special order. And then, noong February 1, tumutol po yung LTO sa pinalabas po ng special order. Napakadali naman po. Ang gagawin lang, mag-submit ng terms of reference. Meron tayong central bank office. Meron tayong central bids and awards committee. Sa huling panayam ni Senator Raffy Tulfo, pinagdiinan ng DOTR na LTO pala ang may kasalanan sa papel na lisensya ngayong taon. Pakinggan maigi ang paliwanag ng LTO Chief at papaano siya tumiklop tungkol sa akusasyon na ito. Sir, magandang hapon po, Secretary Bautista. Good afternoon, Senator. Ito po'y follow-up dun sa aming tinatalakay na kaso dito past few days tungkol po dun sa mga lisensya na ngayon po ay ini-issue ng LTO ay papel na lamang at dahil kapos na po sa plastic at ito po ay gawa nitong Special Order 2023-088 na yung bidding ay inakit na po sa DOTR mula sa LTO na dati naman po LTO to at walang problema maging daw po sa plaka. Ano pong reaksyon niyo, Secretary Bautista, sir? Alam niyo po, Senator, yun pong bidding ng plaka ay hindi dahil nag-issue kami ng Special Order, no? Alam niyo po, yung bidding pala nitong plaka at mga ID cards ay dapat ginawa as early as September, no? Noon pong nag-issue kami ng special order, no? Ay hindi pa rin nagsisimula ang bidding ng mga ID cards at mga plaka, no? Nagkataon naman na nag-issue nga kami nitong ganitong special order, no? Ngunit kahit na nag-issue kami ng special order, kung ang LTO ay nag-submit ng mga requirements, ay dapat nagawa po namin kaagad yan. No? Unfortunately, yun pong terms of reference ay
hindi daw available kagad, no? Ibig sabihin, hindi pa ready ang LPO sa pagpuprocure nito, no? Kaya po, naisubmit po sa amin sa Central Bids and Awards Committee ng DOTR, yung Terms of Reference, late March na po, no? Pero kung naisubmit nila yan ng mas maaga, kung ready sila as early as January, ay dapat nagawa po natin yan noong January, no? Opo, opo. So yan po ay part ng DOTR po yan. Kanila po sana, sa ngalan patas ng pamamayag, nasa linyang telepon si ASEC Jose Arturo Tugade Jr. ng LTO. ASEC Tugade, magandang hapon, sir. Hi, Senator. Magandang hapon sa, po. Sa kabilang linya po si Secretary Bautista. So ang problema po pala talaga dyan sa LTO, base po kay Secretary Bautista, kasi humingi pala si ang DOTR ng Terms of Reference, iniipit nyo na po dyan sa LTO at ayaw nyo ibigay. So sabi niya, whether or not merong pinalabas na special order o wala, eh talaga magkakaroon daw ng kakapusan pa rin sa plastic na ID. Opo. Sir, regarding po sa terms of reference, ang gumagawa po sir ng terms of reference, ang nag-a-approve rin po niyan ay yung Bid and Awards Committee, yung BAC po. Mm. Ang dahil po ang bidding is with DOTR, BAC po ng DOTR ang gagawa po ng TOR. Ah, okay. Ayun naman pala, Secretary Bautista. So, bumabalik tayo ngayon sa DOTR. Kasi ang gumagawa pala ng TOR ay yung taga-box. At yung box ay nagagaling pa pala sa DOTR mismo. Opo, pero po, yung pong terms ay manggagaling sa LTO dahil sila ang user, no? Sila ang nakakaalam niya. Kaya nga, ang mangyayari dyan talaga, dapat this should be a joint effort of LTO and PR. Okay. So, ibig sabihin, yung terms po dapat magagaling sa LTO. So, LTO, oh, iniipit nyo rata yung terms o ASEC? Sir, actually, lahat po ng dokumento na hiningi po ng DOTR, nabigay na po namin sa kanila. Kailan nyo po binigay? Kailan nyo po binigay, sir? Nung hiningi po nila. Kailan po yun? Ay, nung hiningi po nila sa amin, ang huling dokumento na hiningi po nila sa amin, meeting po kami March 21, nabigay po rin namin yung dokumento na yun on the same day nung hiningi po nila. Yung terms of reference po, or yung terms na yung sinasabi ni Secretary? Yes, sir. On that day, nag-meeting po kami March 21 sa office po sa CAAP po, at dun po meron po mga dokumento na hiningi po sa amin, at on that same day, binigay rin po na. Oh, yun naman pala, Secretary. Oh, no March 21 daw, hiningi yung terms sa kanila dun sa CAAP, that same day, nabigay rin agad yung terms, Secretary. Yo. Hiningi yan as early as January. Binigyan ng deadline, may February 15, hindi pa rin naibigay. No? Naibigay yan end of March. ASEC, January pa pala binigay, tapos binigyan ng deadline February 15, eh March yung naibigay. Paano yan, ASEC? Opo. Sir, siguro po maganda dito. Humanap po kami ng solusyon ni Secretary Jimmy Bautista para po matugunan yung problema po. Yung mga nangyari po, nangyari na po yan. At siguro po ang pinaka-importante po ngayon, gumawa po kami ng strategy para po hindi na po maabala yung ating mga kababayan. Yung po importante kasi nga po, kaya natin natatalaki ito ngayon dahil binabahan na po kami ng reklamo mula sa mga mamamayan natin na sinasabi nila bakit ganito, na papel na lamang ang hawak-hawak namin kapag kami nahuli, bakit hindi kami paniwalaan ng mga traffic enforcer, di malilintikan pa kami.